Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayong araw ang ating head ng City Education Office, Dr. George Tizon. Salamat, SK Beng. Para sa Tagig Daily Report, ihahatid namin sa inyo ang mahalagang updates at mensahe mula sa lokal na pamahalaan para sa makabuluhang pagdiriwang ng Idil Adha at ang kasalukuyang pahayag mula sa Tagig Pateros District Hospital para sa kaalaman ng lahat. Ipinababatid ng lokal na pamahalaan ng Tagig ang isang maligayang pagbati at pakikiisa nito sa ating mga kapatid na Muslim para sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice, isa sa mga importanteng petsa sa pananampalatayang Islam. Nais ipaalala ng lokal na pamahalaan sa lahat na kailangan nating sundin ang mga safety at health protocols kagaya ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, at pag-iwas sa mga salo-salo. Sa ating paggunita ng mahalagang araw na ito, ipagdiwang nawa ito ng taimtim at ligtas habang patuloy ang paglaban natin sa COVID-19. Eid Mubarak, mga kapatid na Muslim. Tungkol naman po sa TPDH announcement, ang Tagig Pateros District Hospital o TPDH ay naglabas ng pahayag na naglalaman ng sitwasyong kinakaharap ng kanilang pasilidad. Humihingi ang TPDH ng pangunawa sa kasalukuyang sitwasyon. Humahaba ang pila ng mga bagong pasyente at mas matagal ang paghihintay bago sila maasikaso dahil sa pagdami ng mga pasyenteng nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19. Bagamat nadagdagan ang mga kwarto at pasilidad ng ospital upang makatugon ng mahusay sa pandemya, mayroong mga doktor, nurse at iba pang empleyado sa ospital na nagpositibo o naka-quarantine dulot ng pagkakaroon ng sintomas ng COVID-19. At dahil dito, mahirap ibalik ang antas ng serbisyo sa dati nitong kapasidad. Ganito rin ang nangyayari sa maraming ospital sa buong Metro Manila na sentro ng pandemya sa Pilipinas. Nakikiusap ang TPDH na huwag munang pumunta sa kanilang pasilidad at sa halip ay gamitin ang sistemang telemedicine ng kanilang barangay health center kung ang nararamdaman ay di malubhang sintomas gaya ng lagnat, ubo at sipon, pananakit ng lalamunan, pananamlay ng katawan, pananakit ng katawan, pagtatae maliban kung napakadalas, at kawalan ng pang-amoy o panlasa. Pumunta lamang sa TPDH kung ang nararamdamang malubhang sintomas katulad ng hirap sa paghihinga, hinahabol ang hininga, pananakit ng dibdib, hindi makapagsalita o makagalaw ng katawan. Pansamantalang lilimitahan ang serbisyo ng TPDH para sa mga malubhang kaso lamang. Ito ay para din sa paglilimita ng pagdagsa ng maraming pasyente nang sa gayon ay makayanan ng serbisyong medikal ang hindi pangkaraniwang sitwasyon ng pandemya. Sa layuning ito, inaasahan ng TPDH ang pangunawa at kooperasyon ng publiko. Patuloy na gumagawa ng mga paraan ang lokal na pamahalaan upang maibsan at matulungan ang kasalukuyang sitwasyon sa TPDH. Ngunit kalakip nito at kinakailangan din hingin ang kooperasyon ng publiko. Mapagtatagumpayan po natin ang pandemya kung tayo ay magtutulong-tulong. Para naman po sa latest updates ng mga violations as of July 30, 2020, may naitala po tayong violations ng RA 10591 and alarm scandal na isa, RA 9165 o bybust na isa, object rape WSS na isa, murder WSS na isa, PD1602 and RA 11332 na 16, curfew for minors na 2, GCQ violators for filing na 2, at may kabuuang 24. Para naman po sa update ng ating Tech Talk program o Training and Enrichment Courses from Tagig Online Campus, ayon sa Tech Talk Registrar's Report, mayroon na po tayong total enrollees na 8,015. Kabilang po dito ang 7,047 total registered accounts issued with access code.
Samantalang 3,706 ang mga users who already completed their courses. Para naman po sa pinakahuling update ng mga COVID-19 cases sa ating lungsod, ayon sa bagong data mula sa Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o CEDSU, kahapon, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ay 2,017. Nadagdagan ito ng 29 na bagong mga kaso. Ang bilang ng mga recoveries ay nananatili pa rin sa 1,774, habang isa naman ang naiulat na nasawi. Ang bilang ng mga active cases sa lungsod ay 299. Ang mga bagong kaso ay mula sa barangays Bagong Bayan 1, Bambang 1, Kalsada 2, Palingon Tipas 1, Central Bikutan 1, Central Signal 2, Port Bonifacio 9, South Daanghari 6, South Signal 5, at Tanyag 1. Ang Taguig City ay nakapagsagawa na rin ng kabuuang 25,607 PCR test sa pamamagitan ng smart testing program sa tulong ng drive-thru testing, testing sa mga health center ng barangay, testing sa Taguig Pateros District Hospital o TPDH, at testing ng CEDSU. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at manatili po tayong laging maingat at ligtas. Salamat din sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating Facebook page, ang I Love Taguig, o di kaya naman po pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.